Tasa ito. Tapos ito, pechay. Naku, yung pechay yata ang masyado. Tinamaan ng talagang kuhan. Ito naman yung ayan, dalawang plat. Ito ng pechay, oh. Ayan. Kala mo, dumapay. Ayan, tama nung ka, malakas daw yung ayan dito, eh. Ito naman yung hello po mga kasenior. Good day po at happy Canada Day sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay lalabas kaming mag-anak at maghahanap kami ng panregalo dun sa anak ko na yung bunso kong anak na malapit na ang birthday. So iniintay ko lang po silang makapagbihis at kami lalakad na. Tsaka nga po pala nakausap ko yung pinsang ko na taga Northeast, Southeast. At binabalita nga niya na yung kanyang mga halaman ay nadaanan hail. Malakas daw yung ulan tapos sinamahan pa ng hail. Kanya yung kanyang mga tanim na pechay at mustasa at saka yung iba pang bago pa lang din tumutubo ay nasira. So, gusto ko lang pong makita kung ano nga ang nangyari doon sa kanyang halaman na yon. Yung pong hele, kahapon ng hapon daw nagdaan sa kanila, mga bandang alas 6 pasado. Dito naman po sa amin ay umulan din nung gabi na yon. At buti na lang at siguro yung hele na kasama naibagsak na sa kanila. Kung po yung kasi may warning kami talaga ng thunderstorm at hindi kaya lang sigurado kung anong oras kami madadaanan, pero yun po ay nakalagay sa balita. Sige po mga kasenyor at palagay ko yung nakabihis na yung mag-ina ko at kami lalakad na. Samahan na lang po ninyo kami sa aming paglilibot, mga kasenyor. Mga kasenyor, dumaan lang kami sandali sa pinagpapaputulan ni Mrs. ng mga nabibili niyang damit na malaki sa kanya. Umahaba. Dito siya nagpapaputol. So, pagkayari namin dito, didiretso kami dun sa bahay ng pinsang ko at titignan ko yung kanyang mga halaman. At pagkayari namin dun, dun na kami didiretso sa bilihan ng kwan sa balsak dun sa outlet dun, sa mga outlet para makatingin ng panregalo nitong aking bunso. Say hi! Ayan. Ayan mga kasenyor, eto na kami doon sa bahay ng aking pinsan. Ayan na. Malayan yung kanyang bakuran. Ayan yung kanyang halaman. Yung mga iba, yung tulips niya, ala na. Nakuha na. Lipas na. Asan yun? Nakuha na pala yung kanya, eh. Buti pa yung kanya, daan bulak ko. Okay, let's go. Ika na call Tito Ramon. Titignan ko lang yung kanyang halaman na nadaanan ng
kanyang panay, oh. Hail. Oh, ayun. Para na, ang ganda ng iyong halaman, ah. Na ano eh, parang kinahig ng manok eh. Give me that wealth. Ito, titignan namin yung kanyang si Charo niya, tinamaan din dahon eh. Oo. Oh. Tinamaan ang ibon bahay. Ay, ibon bahay ito ang kumakain. Eh, na, hindi na napapasok ngayon. Oo, nilagyan ko ng net. Yung ando dun sa harapan mo, na iniwan mo, wala na yun. Wala na. Ilang puno ang natira. Ito, yung kanyang ano, kawawa naman. Oo, oh, ayan. Hindi, oh. May magsusurvive yan. Hindi, oo, oh, marami pa. Marami. Dahil bago tama pa lang palang tumutubo. Ito yung pecha yun. Tama lang na ano, mabawasan paglalaki yan. Ayan. 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 Ito naman yung kanyang ano itong nasira na ito, Ramon? Beets. Oh, beets. Ayan. Ang naging konti, nang tama din yung kwan. Mas malakas din yung pagkakahil dito. Eh, ano yun? Talbos ng kamote? Oo, beets din yun. Yung kanyang sibuyas ang hindi masyado pero may tama pa rin. Garden ako nung wala ako. Tapos ayun yung ang nakaligtas na hindi tinamaan, yung tabing-tabing bakod. May isang tumubo. Ayun. Daba, tumubo lahat yun. Oo nga eh, na ano yung iba? Nabulok. Bali, ito yung mga nakaligtas na hindi masyadong tinamaan at nakakover sa bakod. Ito, hindi masyado rin dito. Malapit sa bakod. Oh, diyan galing eh. Ito naman kanyang kwan. Hindi naman si pala, Charo. Hindi pala si Charo, hindi naman pala helang kumakana at ibon. Kaya ayan, nilagyan niya ng suklob na net. Oh, ayun. Tingnan niyo ang nangyari sa kanyang ano, kinakain ng ibon. Buuan yung mga ibon na yun eh. Ano ba rin tawag niya? Yung pinula ko yan. Pinutol po niya rin masakat sa itinabi. Yan yung pinutol ko ng kenso. Yun, yung ano, yung punong yun. Tingnan pa natin yung kwan. Ito ano to? Kwan ito ano? Mustasa. Mustasa dalawang ito. Plat. Tapos ito, pechay. Nako, yung pechay yata ang masyado. Tinamaan ng talagang kwan. Ito naman yung dalawang plat. Ano yan? Yung dahon lang din ang pinakikinabangan dyan? Meron ako nun eh. Nilani. Meron ako nun eh. Hindi ko pa kinukuha. Sabi ko muna anihin po at baka maging ito ang maliliit bang sibuyas. Ito naman ang pechay oh. Ayan. Kala mo dumapay. Mabutit na. Tama nung ka, malakas daw yung hail dito eh. Ito naman yung pechay pa rin yan. Hindi, kukuha niyan. Makaka... May mabubuhay lang din yan. Oo. So, mga anong oras nung makuha niyang nung dumaan yung hell dito? Ano na siguro? Mga nakahiga na kami. Mga alas 7 siguro. Ganon di ulan sa amin eh. Mga alas 8 siguro, ganon. Oo, mga ganon. Ito... Bigla na lang ano eh bumuhos eh nung kunin malakas ang ano sa dingding. Bakit tinignan namin hail. Kalalaki nung iba. Ano ba 'yan, pechay? Pechay mustasa. Buti nga hindi umabot. Tapos may sitsaro, may beans. Buti nga hindi umabot sa amin. Oh, may hail eh. Kaya ano ganyan eh. Tanim ko nung dumating ako ng 11. Ganyan lang di kila, hindi, ganyan di kay Orson. 14 siguro nung ano, sabog mo. Ko yan, oo. Oo. Ay, kasama niyo ba siya? Ayun, yung okra, yung kwan mo, dito mo tinanim yung kwan mo, ano? Ale. Si Charo mo.
Ito yung natira. Ito yung natira. Oh. Diretso yan eh. Diretso yan. Meron yan. Nung nakaraan. Oo nga. Puno yan. Eh, nung dumating ako, ganyan. Hindi ko na inasikaso. Oh, walang yan ang mga ibon talaga. Pinatabaan ko nung sumisibol eh. Binanata na. Maibon dito sa inyo. Nagbubulaklak na sana eh. Oo, yung kay Pinky, ganyan eh. Kay Pinky, maganda't nakakuan. May bakod? Oo, nakabakod. Walang hiya yung mga ibong bahay. Malalaki na... Bichatin, hindi pa. Yata sa Pilipinas eh, hindi yata hindi. Sinisira. Yung hindi naninira, busog siguro ibon doon. Maaari. Maraming nakakain. Tsaka gusto nila yan, natatamisan siguro. Natamis, oo. Ang sinisira sa akin naman squirrel, yun naman kwan, yung patanay ko, pinutol ng pinutol. Naku, may panlagay ako kuya mo eh. Na ano? Na yung granule. Oo, oh, granule na. Pampatay ng kwan? Pampalay ako, ipapakita sa iyo. Ito yung mga halaman niya oh. Ganyan din yung nakatanim sa amin. Dito galing yung Kaya lang kalinim, hindi mapayat. Kahit ba tabaan. Ito, meron din kaming ganito. Binigay niya. Ganyan. Tingnan ko nga at bibigyan niya raw ako ng kwan. Lang? Kahit pakikita niyo sa akin yung pampalayo ng squirrel. Amoy may paminta raw eh. Oo nga. Amoy pinaglagari ang kahoy. Mm. Anong pangalan? Greater reader. Granular. Titingnan ako sa Canadian Tire. Granular. Sigurado ka, aprobado kaya ito. Oo. Tikman mo. Pag hindi mo nagustuhan. Sa amoy na lang yan. Oo, oh, yung amoy talagang masamay amoy. Simula nung sabugang kuri. Lumayo. Hindi pinupuntahan ng ano eh. Squirrel. Magkano kuha mo niyan? Parang may 20. Ano, konti-konti lang ang sabog? Nung banda ko, di binulo. Ginaganyan ko lang eh. Ang baho nga. Amoy, ano, amoy kahoy? Hindi nakapokus. Noon na eh, lahat ng ganyan po eh, pinuputol eh. Ngayon eh, ano eh. Isa lang naputol dahil binuhusan niya ata nilalani ng pinagpirituhan. Yun ang nilapitang kinulpol na dama yung isang puno. Kaya sa ano ko mabisay. Ganyan kinuputol. Amoy kahoy? Meron daw kami dito. Oh. Hindi naman hindi tumalab. Oo. Pamalo pa naman ng 50. Ah, yan. Baka suka lang yan. Isa mo in order yan sa Amazon? Oo. Magkano? May 50. Ay, putres ano. Sayang lang. Mm-hmm. Wala. Nabudol ka ba nung Amazon? Pinag-isa na lang pala yung bakuran niya. Oo, oh, walang kano. Talaga yan, walang pagitan. Ah, eh, nung lumipat kayo, ganyan ba yan? Oo. Oh. Mm-hmm. Eh, ayos naman yan at ano, walang problema dyan. Siya ang taga-mover ko eh. Oo, oh, mabait niyan yung Arabo, hindi ba? Hmm. Yung magkapatid na Arabo ka mo. Oh. Pero umuupa lang din sila. Umuupa lang din. Para Pilipino yung... Ito yung purahan lang nila yung pera. Ito ba kapag dapat? Ano ba? Ay, ano ba yan? Bitlex? Magkatabi rin. Eh, rin kamukha yan. Isang mataas ang kagali. Ano mo ba yan, Ramon? Pinanggagatong mo ba yan? Hindi. Na pinutol-putol ko lang para matabi yan. Hindi mo pa tinapon doon sa kwan? Tapos sa garbage. Wag daw at ano, gagamitin daw nila. Oo. Oh.
Pag meron, fireplace, camping? May fireplace pa kayo? Oo. Iyon yung musarap eh. Puti na magandao. Paano? Pupunta muna kami at sige. Iyanap namin ang kanyan. Ng pagregalo sa kanyang birthday. Kailan ba birthday niya? July 11. Punta ka, 13. Sa restaurant. July 11. Oo, susunduin kita. Ay, malahat na. Oo nga. Ay, ayaw nga niya ng kwan eh. Ayaw doon niya ng appointment ko. Sabado yun eh. Ala ka, appointment na Sabado. Hello. Miyerkules pala. Yung sa akin. Eh, 10 yun. Sa mata na naman. Akala ko eh, gumaling na yan. Eh, ayos naman. Titingnan ayos. Nung nilaser ay ayos at tingnan ko sa ano. Ah, nagpa-laser ka ba ng mata? Mm. So yung pinalita ng lens, siguro may nakitang nilaser. No. Ala, si Jocelyn, ala kang kasama. Kaya pala yung computer mo eh, bet ganun, para kang chipmunks. Oh, ay ganun talaga yung ano kung minsan. Putol-putol. Parang nasa bumbong. Oh. Buti kong bumbong lang eh. Hmm. Eh, sige, punta na kami. Thank you, thank you. Thank you rin, thank you. Okay. Yan, dito kami nagawi sa akin ngayon. Sa Balsak. Cross Iron Mills. Dito namin iyahanap ng regalo itong aming bunso. Pero kakain muna kami. Ayan, napakaraming tao. Pakakainin muna namin si Wilk. At umorder si Mrs. Du sa Thai Express. Sa atin, Wilp. Ayan, papauwi na kami. Malapit na kami sa aming bahay. Ayan. Open the garage. Ayan mga ka-senior, at kami ito na sa garahe. Maraming salamat sa pagsama niyo sa aming mag-anak sa paglilibot at pagbili ng pangregalo ng anak ko sa kanyang birthday. O sige po, at maraming salamat uli. Ayan mga ka-senior, yung nabili namin doon sa aming bunso na pang-birthday. Isang t-shirt. May katernong short. Ayan. At saka isang pantalon. Ayan. Ayan. So, yan lahat ang aming nabili sa kanya. Pang kuwanan niya yan. Pang birthday.